What's up guys, DownShiftVinci here. In this vlog, may kakabit tayo dito sa Aerox ko, which is itong Yamaha Big Disc Rotor. So kung matatandaan nyo guys, ever since na binili ko tong Aerox na to, meron siyang issue. Yung stock disc rotor niya is kailangan ng palitan. Kaya I've decided na bumili ng JRP Lightened Disc Rotor. Since nung time na naghahanap ako ng disc rotor para sa Yamaha Aerox, walang available na stock disc rotor. Kaya I've end up with JRP. After installing this JRP guys, napansin ko na every time na nag-a-apply ako ng front brake, parang nagba-vibrate yung brake lever at the same time, parang hindi ko maagat yung brake pad sa brake rotor. Ang suspecha ko, baka bengkong yung disc rotor. Pero nung na-install siya guys, then after a few days, okay naman siya. Netong mga first week lang ng pagkakakabit ng disc rotor is napansin ko na ganun na yung braking ng Aerox ko. Kaya I've decided na bumili ng panibagong disc rotor which is etong Yamaha Big Disc. So ganun pa man, install ko lang tong Yamaha Big Disc rotor na to at bigyan ko kayo ng impression after installing it. Guys, ito na nga pala yung Big Disc Rotor for Yamaha Aerox. Yan, napansin nyo. Diba? Saktong-sakto. Plug and play. Walang sabit yan, guys. Talaga nung pagka-install ko na itong disc rotor na to, walang sabit, walang nginig, or what. Then yun, nagkakalaga nga pala ito ng 1.6 sa Shopee, no? Ito yung kasama, meron na siyang kasamang disc rotor na plug and play dito sa Yamaha Aerox version 1. Meron din siyang kasamang bracket extension para sa stock bracket. And then, may kasama na rin siyang stainless na bolts. Sobrang dali na yung kabit. Tanggalin nyo lang yung current na disc rotor sa motor nyo. And then, kabit nyo lang to. Plug and play talaga siya, literal guys. Wala nang convert or what. When it comes to performance, mas gusto ko na siya ngayon guys. Mas gusto ko ito compared dun sa isa kong gamit na JRP. Kasi sa tingin ko yung JRP guys, kaya siya ganun tuwing nag-apply ako ng front brake, nagva-vibrate. Eh kasi nga parang bengkong yata yon. Hindi ko sure. Pero may mga part kasi sa disc rotor na parang hindi nakaagat masyado ng brake caliper. Whereas itong disc rotor na to, itong Yamaha disc rotor, eh kagad na kagad niya lahat ng disc rotor guys. Nasolusyonan na at nawala na rin yung nginig. Nakapa nag-a-apply ako ng front brake, tinan niya. Ito yung daliri ko. Ayan. Tapos apply tayo ng konti. Hindi ko na nararamdaman yung nginig ng front brake. Kahit nalakasan ko pa yung braking power. Kahit pigain ko pa ng todo. Ayan o. Di ba? Oh nice. Ayos, nasolusyonan na guys. Kaya confident na ako mag front brake nito. Kasi nakakatakot yung ganun, diba? Na tipong nagpo-front brake ka tapos may mga tendencies na parang hindi kumaagat yung brake caliper or yung brake pad sa brake rotor, diba? Kaya yan, dagdag ano na rin, dagdag confidence when it comes to riding. Tulad yan, no?
Oh, di ba? Galing, lakas. Yan pa, isa pa pala yan, no? Mas lumakas. Mas lumakas ngayon yung braking power na itong ni Roxy. Kasi nga, big disc na siya. Yan ang benefits ng big disc, guys. Mas malakas yung braking power. At the same time, mas mabilis yung pag-spread niya ng heat. And then, hindi siya basta-basta mag-overheat. Ewan ko kung na-experience nyo na yung mag-overheat yung disc rotor, guys. Kung ano papanood nyo yung mga video ng MotoGP na kung saan meron silang carbon disc rotor, kapag nag-a-apply sila ng front brake, umiinit yun, namumula yun kasi nag-overheat siya. Ganun din, nangyayari yan, yan sa mga small bikes, sa mga motor natin. Kapag nag-init na yan, may tendencies na hihina na rin yung braking power. And kung mas malaki yung disc rotor, ibig sabihin nun, mas matagal siyang uminit kasi mas marami yung ikot niya compare sa mga small disc rotor. Kaya isa yan sa best upgrade talaga. Kung mag-big disc rotor kayo, expect nyo na yan, nalalakas yung braking power ng bike nyo. Again, nagkakalaga ng 1.6, nabili ko ito sa Shopee. Yan, nandiyan sa description box yung link. Again, napaka plug and play, napaka daling ikabit. Basta may proper tools kayo, kahit kayo na lang magkabit, no? Sobrang dali talaga. And based kasi sa review, guys, kapag kinabit naman to sa version 2 na Aerox, alam ko hindi siya plug and play eh. Kailangan pang i-modify yung bracket. Not sure sa version 1 tsaka version 2 ng Nmax kung kailangan pa bang mag-modify ng bracket, pero sa version 2 kailangan. And then kung hindi ka na naka-stock caliper, kung naka-aftermarket disc brake caliper ka na, possible din na mag-modify. Hindi ko lang sure kung saan, based kasi sa reviews na nabasa ko. Pero kapag naka-stock ka, all stock, expect mo na plug and play lang yan. So yan, guys, dito ko na siguro tatapos yung vlog. At least nabigyan ko kayo ng idea regarding sa Yamaha Big Disc Rotor. Again, nagkakaraga ng 1.6 sa Shopee ko nabili. Hindi ko alam kung saan nakabili na ito sa mga physical stores, pero sa Shopee ko lang siya nakita, Shopee ko lang siya nabili. Kaya yun, recommended ko to kung naka Yamaha Aerox version 1 kayo na naka-stock, stock caliper, at ma-upgrade yung braking power nyo. So yan, yung drill, ride safe, peace out.